Si David kasama ng mga Filisteo. Ika-27 kabanata. Nasabi ni David sa kanyang sarili, "Darating ang panahon na papatayin ako ni Saul. Mabuti pang tumakas ako papunta sa lupain ng mga Filisteo para tumigil na siya sa paghahanap sa akin sa Israel at makaligtas ako sa kanya." Kaya pumunta si David at ang 600 niyang tauhan kay Haring Akish ng Gat na anak ni Maok. Doon sila tumira sa Gat sa pangangalaga ni Akish kasama ang kanika nilang pamilya. Dinala ni David ang 2 niyang asawa na si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na taga Carmel na byuda ni Nabal. Nang mabalitaan ni Saul na tumakas si David at pumunta sa Gat, hindi na niya ito hinanap. Isang araw, sinabi ni David kay Akish, "Kung naging mabuti po ako sa inyong paningin, maaari po bang sa isang bayan sa ibang lalawigan kami tumira? Hindi po kasi kami nararapat tumira rito sa lungsod na tinitirahan ninyo bilang hari." Kaya ng araw na iyon, ibinigay sa kanya ni Akish ang lugar ng Ziklag. Kaya hanggang ngayon, sakop ito ng mga hari ng Huda. Tumira si David sa teritoryo ng mga Filisteo sa loob ng 1 taon at 4 buwan. Nang panahong iyon, sinalakay ni David at ng mga tauhan niya ang mga Geshureo, Gisrita at mga Amalekita. Mula pa noong una, ang mga taong ito ay nakatira na sa lugar na malapit sa Shur, papuntang Ehipto. Kapag sumasalakay sila David, pinapatay nila ang lahat ng lalaki at babae at kinukuha ang mga tupa, baka, asno, kamelyo at pati na rin ang mga damit. Pagkatapos, bumabalik sila kay Akish. Kapag itinatanong ni Akish kung saan sila sumalakay ng araw na iyon, sinasabi nilang sinalakay nila ang Negev sa Huda o sa bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga Jerameelita o sa bahagi ng Negev na tinitirhan ng mga Kineo. Pinapatay ni na David ang lahat ng lalaki at babae para walang makarating sa Gat at sabihin kung ano talaga ang ginawa nila. Ito ang madalas niyang ginagawa habang naroon siya sa teritoryo ng mga Filisteo. Pinagkakatiwalaan ni Akish si David. Kaya nasabi niya sa kanyang sarili, "Natitiyak kong kinamumuhian na si David ng mga kapwa niya Israelita. Kaya habang buhay na siyang maglilingkod sa akin."